Ayan, what's up mga kahiyang? Ayan, sa mukha ni Hiyang, ang dami ng pimpo sa mukha. Ayan, parang mukha ako nito. Ayun, parang mukha ko to, ha? Hindi. Ayan, gandang araw sa inyo lahat. Usapang bulbol. Bulbol, hindi bulbol ha, na ano bulbol ha. Hindi yung bulbol sa baba. Yung binulbol, ba? Alam mo yung binulbol? Yung istorya ba na ano ba? Wala sa... wala sa pagkatao. Hindi, sa usapang mga ano lang, yung mga nakaraan bang, mga nakalipas, ayan. Hindi kasi nagtitingin ako dito na ano sa labas, makabuang mo din yun, mag-isa ka, no? Tapos yung kasama mo lang, aso lang. Ayan, nagtingin-tingin ako doon sa labas, nakita ko yung mga puno, naalala ko yung mga kapanahunan ko noon, agoy ka lang. Matanda na pala. Ayan. Ay, oo, meron pala. Naalala ko na. Ayan, yun ang naalala ko nung bata pa ako, nanguha kami ng bayabas. Ayan, doon sa bukid. Ayan, di ba? Bayabas, mangga, ganun ba? Tapos, ito laging hindi naman, ano, katakawan sa buhay. Ganyan talaga yung, tingnan nyo yung dan sa ano na ano, yung paganyan. So, dun sa amin, eh. Mabangin. Ayan, ganun ba, maganyan. Tapos, may puno. Ayun, sa katakawan ng ano, kumapyut-kapyut sa sanga ng ano, mangga, biglang nabali ang sanga. Ayun. Pagkabali sa sanga, nahulog ako. Buti na lang, yung madaming ano, yung ganyan, no, mga damo na mga kapal. Yung alam mo yung tawag doon, parang, tawag na niyan. Yung parang kumakatay-katay yung mga ganyan. Ang tawag yun? Eh, nasa isip ko na. Yung nasa dulo ng andila ko na. Tapos, nasa low ako. Ayun, ang sarap ng buhay. Gumanon ako. Muntol. So, sabi ko naman, ay! Sabi ko, buti na lang talaga kung wala yung mga damo na yun. Baka kumliring na ako doon sa baba na bangin. Ganun, no? Pag ganun. May buti na lang ang dami palang damo. Yung sumangit ako doon sa damo. Ayun, doon ako sumuyot sa gitna talaga. Ayan, puro ano yung mga ano ko, yung mga kamay ko, paa ko, yun, puro sugat-sugat ng ano sa parang gangis, yung mga sanga-sanga na maliliit, ayan, dito sa mga ano ko. Ayun, kasi katakawan kasi ng ano, yung tawag doon, katakawan ng mga nguha ng mangga, bayabas, ayan. Sap kasi ng buhay noon dati kasi wala pang mga gadget, wala pang mga ganun. Ang trabaho lang ay punta sa bukid, mag-ano, yung punta sa tawag doon, nanguha ng ano, mga prutas na ano. Tapos hindi ra ba mayari, nanguha lang. Tapos naalala ko pa noon dati, no, yung kaklase ko noon, kasaway yun eh. Yung lolo niya, ang daming ano, yung tawag doon, ang daming tanim na tubo, nyugan, ayun. Itong pasaway ko na, no, kababata, nanguha kami na, sabi ng lolo niya, kasi sa kanya, wag mo nang kunan yung tubo kasi medyo maliit pa kasi bagong harvest. Ang ginawa naman ng kaluka kong kababata, ayun, inanggan nyo kami na kukuha ng mga tubo. Para daw ibinta namin doon sa klase namin, kinabukasan para may baon kami. Ayun, mga pasaway din kami, yung mga ano. Ayan, nanguha kami ng tubo. Dumating pa, beto yung lolo niya na may dala na sanggot. Alam mo yung itak na pabaw. Tawag ko ilano yun eh, ganun ba? Tapos, yun. Kami na ano, mga luka-luka na yun. Kasama yung apo niya, apat kami. Nagtago kami doon sa ano, yung may sapa. Ako kami tayo, iniwan namin yung tubo. Nakita ng lolo niya yung mga tubo na ano, na pilay na. Galit na ganti yung lolo niya, nag-ano, nag-tak. Sino daw nangunguha ng ano noon, talagang ano daw niya, iitakin yung, ganuhin daw niya sa ano. Sabi niya, sino daw ang kumuha ng tubo? Kami naman doon, tawa kami ng tawa doon sa ilalim ng sapa. Buti na lang talaga, hindi kami nakita ng lolo niya. Tapos ang ginawa namin, doon kami bumalik, doon kami lumiko-liko. Tapos kunwari kami, hindi namin alam.
Pumunta kami doon sa ano, yung pre, ano pa tayo naman yung lolo niya. Tapos, anong ginawa namin? Bumalik kami doon sa, tawag doon, doon sa may tubuhan, nandoon na yung lolo niya. Sabi namin na, ano, anong nangyari dyan? Anong nangyari? Hihingi kami ng tubo. Anong ginawa na parang batay man, ano ba? Sabi ng lolo niya, sino kaya nangunguha ng tubo dito? Ganito, ganyan, ganyan. Sabi, sa may nangunguha, sabi naman na apo niya, hala, ang dami niyan, ang dami lolo. Sino ang nangkuha niya? Sino kaya nag-ano niya? Ang dami ng ano, nag-nakaw daw. Hindi niya alam, kami pala nag-kilig. Nakapasaway din kasi kami noon eh. Ayun, sabi ng lolo niya, sino ka mga ano, walang mga ano daw, walang tao daw, walang batasan ba, walang ano daw, magnanakaw lang daw, manguha lang, hindi na tanim. So, tabi kami naman na pasingas-singas lang, sabi naman ng mga wise kami, grade 6 mo yun, mga pasaway eh. Tapos sabi naman ng ano, kunin nyo na lang yung tubo na yan. Baka masayang pa, yung kinuha namin binintaw, di ba wise din namin doon? Hindi niya alam ng ano niya, kami din nagpilay. Mga buang kami noon dati eh. Mga kawatan kami noon ng ano, yung mga mangga, mga kapi, may kapihan kasi sila dati. Kapi, mangga, mga tatbang klase ng mangga, bayabas, yung malalakay. Kami din yan yung magnanakaw ng apo niya. Mga buang. Ang talagang ang saya namin doon ng kabataan ba? Kaya naalala ko yung mga ganito. Pero yung mga dito sa labas, tingnan mo, wala eh, mga ano lang yan dyan eh, mga puro kahoy lang, walang bayabas, walang mga tanim, puro lang ganun, hindi siya ano talaga. Hindi ka masasayan pag pumunta ka dyan ng market ka dyan, hindi ka masasayan kasi wala kang prutas makikita, puro damo, mga ano lang eh, yung mga dahon, wala mga bunga, ewan ko, anong mga klaseng puno yan, mga walang silbi. Taga ano lang yan siguro, tawag doon, taga hawak ng lupa lang. Yun ang ganun. Diba? Ganun lang yun. Ang sarap talagang balikan yung mga, ano, yung mga buhay noon. Diba? Mga buhay noon kaysa ngayon. Kasi ngayon parang, ano na eh, for more on, ano na, mga technology, more on, ano na, mga cellphone, gadget na, mga gadget na, lahat yan. Eh parang nakaikot na yung utak mo sa ano eh. Kaya uso ngayon yung mga sakit-sakit. Yung ganun. Kasi kulang sa exercise, kulang ng mga ano dun, tamang pagkain, mga yun ang hihina ng katawan, tumatanda. Tulad ko, tumatanda na. Ayan, ganun na yan. Ayan sa baboons. Love you, love you.